hindi maganda ang pagkabata ni Anne-Marie Fahey na tubong Wilmington, Delaware. Magulo, walang magulang na nagpalaki sa kanya. Kaya naman nang siya ay mapili bilang appointment secretary para sa governor ng Delaware. Eh ang ini-expect sa wakas, may maganda na rin nangyari sa buhay niya. Sa trabahong yun, nakilala niya ang mayaman at politically involved na abogadong si Thomas Capano na parte ng Capano family na nagmamay-ari naman ng milyon-milyong halaga ng real estate. Nagkaroon sila ng relasyon. Pero ang kanilang relasyon ay napuno ng narsisismo at pagkokontrol ng milyonaryo sa buhay ng talaga. Sa diary ni Anne, mababasa natin kung gaano katinding pasakit at pagpapahirap ang tinanas niya. Halina't alamin natin ang kwento ni Anne-Marie Fahey. Pero bago tayo magsimula, kung gusto niyo ng mga true crime, mga horror, mysteries o mga creepypasta, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell notification. Simulan na natin. Si Tom Capano ang tipikal na mayamang manliligaw. Yung tipong bibilan ka ng sapatos, damit, libro, pera at maging kotse, pati na rin bahay. Para sa isang dalaga na sakto lang ang kinikita, talagang nakaka-flatter ang intensyon ng abogado. At kahit pa may asawa na ang nanliligaw sa kanya, hindi yung naging hadlang para hayaan ni Anne-Marie ang abogado na kalaunan ay pinagsisihan niya. Sa kanyang diary, makikitang sinulat niya na hinayaan daw niyang kontrolin ng ibang tao ang bawat desisyon niya sa buhay. Si Tom daw ay controlling, manipulative, insecure, at higit sa lahat, seloso. Lagi raw nitong ginagamit ang yaman, edad at kapangyarihan para iutos sa kanya kung ano ang dapat niyang suotin, kainin at kung kanino dapat makikihalupilo. Dahil sa hindi na siya masaya sa relasyon nila ng milyonaryong kasintahan, nagkaroon ng kalaguyo itong si Anne-Marie. Ang naging kalaguyo niya ay isang 31 years old na executive na nagnangalang Michael Scanlan. Kahit pa maraming babae itong si Capano, ayaw niyang may ibang gusto itong si Anne-Marie. Hypocrisy at its finest, di ba? Tumating ang araw na hindi na matiis ni Anne-Marie ang pagsasama nila. Kaya nakipaghiwalay itong dalaga sa milyonaryong abogado. At dahil sa ugali nito, hindi siya pumayag. Kesa mapunta sa ibang tao ang dalaga, pinatay niya ito at tinapon ng bangkay. Ang nakakalungkot dito, walang nakakaalam sa kanilang relasyon maging mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Kaya naman ay hindi naging immediate suspect itong si Capano nang mawala si Anne-Marie. Ang huling pagkakataon kung saan nakita sa publiko si Anne-Marie ay kasama niya si Capano na dinala siya sa isang restaurant sa Philadelphia na ang pangalan ay Restaurante Panorama. Kabinang June 27, 1996, nagkita sila matapos mag-usap sa email. Base sa kanilang pag-uusap sa email, tila hindi magkaayos ang dalawa. Pero ibang-iba yon sa galit na tono ni Capano nang tumawag siya kay Anne-Marie tungkol sa nadiskubre niyang kalaguyo nito. Sa isang email, makikitang tila nag-open si Capano na makipag-ayos sa dalaga. Ang mga email na ito pati mga notes sa diary ni Anne-Marie ang kalaunay nagbigay ng clue sa mga investigador sa kung sino ang nasa likod ng kanyang pagkawala. Ayon sa staff na naka-duty noong gabing yun, tila haggard daw at wala sa katinoan itong si Anne-Marie nang magpunta siya doon. Si Capano naman daw ay tila nagdidikta ng mga mangyayari. Maging ang pagkain in order ay siya ang nagdesisyon. Hindi man lang nagalaw ang in order na pagkain at halos hindi naman nag-usap ang dalawa. June 30, hindi na nakapasok si Anne-Marie sa trabaho. Hindi na nakadalo sa dinner appointment at hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag. Doon na nakakutob ang mga magulang niya. Agad silang nag-report sa kapulisan at isang missing report naman ang agad na ipinail ng mga pulis. Agad-agad ay pinuntahan ng kanyang apartment at ginalugad nila yun. Nakakapagtaka raw na magulo ang apartment niya. Nagkalat ang damit, tipong naghihintay na maisuot. Tapos ang binili niyang grocery ay hindi pa nakasalansan.
Naroon din sa bahay niya ang kanyang pitaka at ang kanyang sasakyan. Inanalisa ng FBI ang credit card records ni Nakapano at Anne-Marie. Napasok ang FBI sa usapan dahil naganap ang kaso sa dalawang states, sa Delaware at Pennsylvania. May nakitang kakaiba mga to dahil may purchase na naganap sa wallpaper warehouse sa card ni Capano, dalawang araw matapos mawala si Anne-Marie. Ang $308 na ginamit para bumili ng rug ay tila red flag sa mga pulis. Maari kayang binalot ni Capano ang katawan ni Anne-Marie sa carpet kaya niya kailangan bumili ng bago? Nag-request din si Capano sa warehouse keeper nila na huwag munang pumasok ng isang linggo matapos mawala ni Anne-Marie. At nang bumalik siya sa trabaho, wala na raw ang upuan at carpet. Sinabi ring nag-inquire din daw itong si Capano sa isang kalapit na tindahan tungkol sa pantanggal ng bloodstains. Dahil sa mga nakitang clues, maging sa behavior ni Capano, sa huling gabi na nakita sila ni Anne-Marie, pinadalhan siya ng search warrant at hinalugad ng mga pulis ang kanyang bahay. May nakitang bakas ng natuyong dugo doon. Kalaunan ay nag-match nga yun kay Anne-Marie. Tumagdag pa sa kwento ang testimonya ng isang site manager. Inutos daw ni Capano na limasin ang apat na malalaking dumpster sa site kahit pa hindi naman daw puno yun. Ang kapatid naman ni Capano ay tila pinagtatakpan pa ito. Dahil doon, parehas silang naging suspect sa krimen. Kamakailan lang daw ay binenta ni Jerry Capano, kapatid ni Tom, ang kanyang pangka. Ayon sa nakabili, wala raw ang anchor nito. Lumilipas ng ilang buwan, kailangan na ng lead ng mga kapulisan. Nagpa siya silang manmanan si Jerry. Kumuha ng impormasyon tungkol sa koneksyon nito sa droga at sa iba pang krimen. Niraid ng FBI ang bahay niya at doon nakitang ilang armas at cocaine na nasa closet ng kanyang tatlong taong gulang na anak. Pero sa halip na sampahan ng kasong child endangerment at drug possession, may inoffer na deal ang mga ito kay Jerry. Kumana ang plano na parang magic. Sa court hearing, itinuro ni Jerry ang kapatid na humingi raw ng tulong sa kanya para magtapon ng bangkay. Sinabi ni Jerry na gusto raw patayin ni Tom ang isang extortionist at humiram sa kanya ng $8,000 at baril. Binalik nito ang baril makalipas ang isang buwan. Hindi pa nakikita ni Jerry kung sino ang biktima nang sabihin sa kanya ni Tom na kailangan raw nito ng bangka para sa June 28, 1996. Sa loob ng isang malaking marine cooler, nakalagay ang katawan ni Anne-Marie na ibinato sa gitna ng karagatan. Ang kaso, lumulutang ang cooler. Kaya ang ginawa niya ay inalis ang katawan doon, itinari sa angkla at init sa muli sa dagat. Tumutugma ang kwento ni Jerry sa pagpapaubos umano ni Tom sa laman ng dumpster dahil naroon pala ang dugo ang couch. Ang kasong ito ay mas nag-rely sa teorya kesa sa ebidensya. Ayon sa teorya ng mga prosecutor, dinala raw ni Tom si Anne-Marie sa bahay niya kung saan ito ay naghintay sa upuan. Tapos ay doon siya mismo binaril ni Tom. Tapos noon, kinontak ni Tom si Jerry kinabukasan para magpatulong na itapon ng bangkay. Mula sa simula ng trial, walang murder weapon, walang katawan at walang witness sa kaso. Maliban kay Jerry na hindi man lang nakita ang mukha ng biktima. Kalaunan, isang importanteng ebidensya ang nakita ng mga residente ng New Jersey. Ito ay ang cooler na nagpapalutang-lutang sa ilog. May bullet holes ang cooler dahil na rin sa binalak nga ni Tom na palubugin ito kaya pinagbabaril niya ng bloodstains. Ang barcode sa cooler ay nagmamatch sa resibo na binili ni Tom ilang buwan na ang nakakalipas. Paramihan ng parami ang ebidensya laban sa abogado. Nakita rin sa cooler ang tastas ng pulang tela, sakto sa nawawalang red dress sa bahay ni Anne-Marie. Pinatawag ang restaurant staff upang sabihin kung papaano ba gumalaw sina Tom at Anne-Marie. Halata raw na hindi komportable ang babae habang si Tom naman ay nananakot talaga. Ayon naman sa defense, malabo raw na pinatay ni Tom si Anne
Dahil kahit pa may mga pag-aaway ang dalawa, patuloy pa rin daw na tinatanggap ni Ann ang mga regalong ipinapadala sa kanya. Ayon naman sa prosecution, takot lang daw makipaghiwalay si Ann Marie dahil na rin sa history ni Tom at alam niyang hindi ito tumatanggap ng salitang hindi. May record na pala si Capano sa mga FBI nang minsan itong mangharas sa isang babaeng intern na tumangging makipagtalik sa kanya. Ayon din sa mga taong malapit kay Tom, papaero daw talaga ito at hindi sanay na hindi nakukuha ang gusto. Dahil sa mga kwento, si Tom ang naging prime suspect sa mga mata ng publiko. Sabi niya, ang dugo raw na nakita sa upuang itinapon niya ay galing sa regla ni Ann Marie. At sinabi pa nitong nagtangka raw maglaslas itong si Ann. Walang duda na si Tom Capano ang responsable sa pagkawala at pagkamatay ni Ann Marie Fahey. Guilty ang hatol ng 12 jury. First degree murder noong January 27, 1999. At noong March 16, sinentensyahan si Tom ng kamatayan. Pero dahil hindi anonymous ang bitay na hatol, nakapag-file ng appeal ang mga abogado ni Tom. Medyo untraditional nga naman bitay ng isang convict sa kasong murder na wala namang murder weapon, walang witness at ang pinakamalupit ay wala namang katawan na nakita. Nananatili sa kulungan si Capano. Sa halip na bitay ay life imprisonment ang pinataw sa kanya. Pero nitong 2011, inatake sa puso ang salarin na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Napakasaklap na nangyari para kay Ann Marie, isang dalaga na puno ng potensyal. Kaya mga brad, ingat-ingat sa mga makakalandian natin. At sa mga nagbabalak na hindi maganda dyan, wala kayong takas sa tindi ng karma. Kung nagustuhan ninyo ang video at may hilig kayo sa mga true crimes, mga horror mysteries, mga creepypasta, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell notification. Kita-kits sa susunod na video.